Hello, hello mga kaplantito, mga plantita. It's me again, ang nagbabalik vlog for a long time ago. Now, si Plantita Adet. Oh, please watch my video, like and subscribe. And ngayon, panibagong araw, panibagong vlog. Ngayon ay dito sa California, sa Darglen. Ayan ang mga bahayan namin. Condominium corporation niya, parang Emmaus. Ako ay day off. At ang vlog ko ngayon ay ito na naman ang aking me time. Actually, sometimes ang me time ko Wednesday. Kasi ang day off ko Wednesday saka Tuesday. And ang day off ko sa trabaho. So, inuna ko na ngayon mag me time. Magja-jogging na ako ngayon. O maglalakad o magja-jogging. Kahit ano pa man ang gagawin ko. Pumunta ako dun sa park. Yun. Mag-exercise ako dun sa park. Mamaya, ngayon malamig pa eh. Kasi it's about magte-10 o'clock na actually dito. Pero malamig kasi. Kaya ganito yung suot ko. Pero may pang-ilalim ako. Meron akong pang exercise na damit. Yan. Mamaya, doon sa park. Tatanggalin ko yung ibabaw. Saka yung leggings ko. Tatanggalin ko. Yan. Ako, mali na naman pala yung ano ko. Paano ba yung position ng camera ko? Hindi ako marunong mag-camera masyado eh. Itagilid natin. Ganun yata eh. Ganun ba ang vlog? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam saan ako. Pang maano. I-edit mo na lang ito, Jennifer, my editor in chief ng aking YouTube channel, ng aking anak na si Jennifer. Ayun, let's go jogging, very good. Sleeping, no good. Yan ang ginagawa namin. Nami-miss ko yung gawa namin nun eh, nung mga bata pa kami. Lahat ng kapatid kong tatlong junior. Ay, dalawa lang pala yung junior. Yung isa pala, Ramon ang pangalan. Yung tatay ko, Bernardo. Ang pangalan niya, mahal na mahal niya. Ginawa na, dapat gagawin niya akong junior. Buti babae ako. So, ginawa rin niya akong female version ng pangalan niya. Ginawa niya akong Bernardita. Kasi nung araw, may kwento ko sa inyo, wala pang ultrasound doon. So, nung pinagbuntis ako, di pa uso ultrasound dun eh. Di kaya ngayon, malalaman mo na kagad kung anong gender ng anak mo. Ngayon, noon, hindi. Wala pang mga ganong ultrasound. So, hindi nilalam kung ano yung lalabas. Ang inandang pangalan sa akin, Bernardo. Kasi gusto niya junior ang panganay niya. Ina-expect niya na lalaki ang aging panganay niya. Eh, nung lumabas ako, babae. So, sabi, kahit naman babae eh, di Bernardita na lang, junior pa rin. Junior na babae. Kaya gusto ng tatay ko noon, magpulis ako o kaya magwak ako. I-encourage niya talaga ako na tumaas yung grade ko, magaling sa math, magaling sa lahat ng subject. Bawal may palakol. Eh kaso, minsan nagkaroon ako ng palakol. 79, high school ako. Sino ba yung nagbigay na teacher sa akin noon? Hello, mga teachers ko sa Bats 80. Kung nanonood man kayo, sino ba yung teacher ko na nagbigay sa akin ng 79? Mrs. Dula yata. Ay, hindi. Mataas ang grade ko yung Mrs. Dula. Geometry yun. Paborito ko yun. Basta, may nagbigay sa akin ng 79. First grading. Puta! Ayaw kong umuwi sa bahay. Takot na takot akong umuwi. Alam mo kung bakit? Kasi may isa akong balakol. Mat pa. Sigurado nagot ako sa tatay ko. Patay ako sa tatay ko. Ayaw ng tatay ko na may 75 kami noon. Ayaw na ayaw niyan. May 7, kahit 79 pa yan. Pasado pa rin, di ba? 75 ang passing eh. Pero pag nagkaroon ka ng palakul, mortal sin yan. Diyos Mariosep, sa takot ko, nagtatago ako doon sa kapitbahay. Kina Ate Edith. Doon sa naging asawa ng pinsang ko yan. Hello Ate Edith Brutas. Thank you. Sa lahat ng pagmamala sa akin nung mga awkward age ko pa, high school. Lagi siyang tumutulong sa akin, nagpapayo. Because si Ate Edith,
Bible study, nag-graduate yun sa Bible school, para malaman nyo. Si Ate Edith Brutas, ha? Hello, Ate Edith, panoodin mo yung vlog ko. Kasi bida ka dito. Ayun, di. Ayan, lakad-lakad ako dito. Ayan yung park, ha? Ayan, tapos ito yung kalsada. Mataas yung kalsada. Ayan. Dito ako. Hinihingal-hingal na ako. Dahil nagkukwento ako habang lumalakad ako ng mabilis. Ayan. Yan yung ano ko, eh. Yan yung physical fitness ko. Dahil ang trabaho naman daw kasi hindi ano, eh. Hindi exercise, eh. Sabi ng doktor ko, the work is stressful. The work is not exercise. It gives you stress. So, iba yung exercise. Dahil yung exercise, it relaxes your body. Yan ang doktor ko. Shout out sa doktor ko, si Doktora Nosrat Asan. She is a Middle Eastern, a beautiful lady. Yeah! Ang ganda ng doktor ko. Kaya nakahawa ako, gumaganda rin ako. Yak! Ang kapal ng mukha. Makapal talaga ang mukha ko. Kumapal na ang mukha ko. Dahil sa kaka-encourage sa akin ng mga Bukana vloggers, eh. Kakapanood ko ni kina Japper. Hello, Japper. Thank you sa suporta. Japper Sniper. Bukana vloggers. Ano ta? Sa mga tawag ng mga pinapanood ko, madami, naghahalo-halo sa isip ko, sina Hana, sina Kabungot, Kabugoy. Diba sa maraming buka na vloggers akong pinapanood palagi. Ayun, naka-encourage sa akin na, ano kaya ituloy ko pa rin yung pagbablog ko. Total, sinuportahan na ako ni Japper noon, eh. Binigyan na niya ako ng, tinirap niya yung link ko, eh. Ayun, mabalik tayo dun sa kwento. Si Ate Edith, yan ang advisor po nung high school kami. Tapos, pag natatakot ako sa tatay ko, o kaya, nag-away kami ng mga, ng nanay ko. Siyempre, minsan, matigas ang ulo ni Balit. Matigas. Matigas ang ulo ko. Sabi niya nga, ako daw ay maldita. Bernardita. Palibas ang pangalan, Bernardita. Eh, may pagkamaldita. Manang-mana sa tatay niya. Maldito. Si Papa minsan maldito. Pero mabait yun si Papa. Pinapatawad niya yung mga may kasalanan minsan. Kahit na dapat hulihin na sa awa niya. Pinapatawad niya. Yung mga nagbubungbong sa dagat, mga nagtutrol. Eh, nanganganak ang asawa sa ospital. Salip hulihin niya, pinatawad niya na lang. Shout out sa mga pulis dyan. Oy, kay Genevieve. Genevieve, shout out sa'yo. Tika, hanggang dito muna ako. Dito, kasi tatawid akong kalsada. Hindi ako tatawid. Yan. Pupunta na lang ako doon sa park. Balik ako. Balik. Out reverse. Naka-traffic light. O yun, yun palang kwento ko sa inyo, ha? Yan, yung mga traffic yan. O, traffic. May traffic din dito. Unti lang. Ayan. Yan. Pero, sa Pilipinas, hindi ganyan. Grabe traffic. Stoplight lang pala. Hindi pala traffic. O, out reverse na ako. Balik ako. Yan na. Ayoko pumunta doon, malayo na yun. Ito lang ako, babalik ako doon. Pagdating doon, sa may pababa doon, ako ay, oh, against the light. Araw na kasi. 10 o'clock na, pero malamig. Pero mami, mag-exercise ako, papawisan ako. Lalabas na yung outfit ko. Under armor yung suot ko. Na leggings. Na leggings. At saka yung darak na sapatos ko, pan-jogging ko talaga to. Pinili sa akin ni Anton ito. Para komportable sa pampanjaging. Actually, itong sapatos ko, eh dapat siya ang bibili. Nung sinukat niya, sikip. Nung sinukat ko, ang sarap sa paa pala nito. Sabi niya, gusto mo? Panjaging mo, bilhin natin. Yun na lang. Oh, sabi ko, sino ba tatanggi sa grasya? Sabi ng lola ko, ni Carmen La Madrid. Rodriguez. Shout out Gloria La Madrid, pinsan maganda. Maawa sana ako ng beauty mo. Yusana Beauty. Yan, balik tayo sa topic. Kung saan sana pupunta topic ko, ah. Sobrang daldal ko, no. Frustrated ano ako, eh, broadcaster. Newscaster dapat ako. Hindi lang ako nakapag-aral ng newscasting. Kasi na-inlove ako, eh, nung pagtrabaho sa Novelty, na-inlove ako, eh. Nailab ako kay Berto. ang Bert Mayordo, ang tatay ng mga anak ko, ang pinakasalang ko. Shout out sa mga taga Novelty Philippines,
Kung nakatrabaho ko doon sa Pilot Woman under Mr. Galang, sumalangit na yan ang kaluluwa. Sumalangit na talaga kaluluwa niya. Malapit siya sa libingan ni Bert doon, sa Manila Memorial. Doon siya nilibingan. Hep! Two! O, yan. Balik tayo. Sana ba yung kwento na hindi natapos? Ang daming topic, no? Ganyan ako mag-topic eh. Multitask din pati topic ko eh. Parang nagluluto. Multitasking ako pag nagluluto eh. Ba, o, siyam na kalan. Kitchen, nung ano pa ako, cook pa ako sa Don Carlo. Shout out sa Don Carlo, sa mga kabinyas, sa mga madre na tumulong sa akin, nagpautang sa akin ng as advance para makatapos si Robby, si Bernalee at si Jennifer. Maraming as advance ang nawali ko dun. Yun nga ang iba, hindi na sa akin pinabayaran. O yung mga ano, mga pinya na binibigay sa akin ni sister, galing silang walang bayad yun. Binibigyan ako ng ganun. Kami lahat, actually, hati-hati kami pag may dumating na pinya, prutas, mga gulay-gulay, celery, ano-ano. Ganun ang mga madre ka-generous. Kaya hanggang dito, ang aking insurance, Providence, is a Catholic-based insurance. Ayun ko nga kung ano ba, covered California kasi Providence ang ano. O, ito na tayo, malapit na sa park. Daldalera to. Hiningal na ako. Wala yatang naglalakad. Basta dyan ako mag-physical fitness ako. Pag ganitong panahon, walang masyadong tao dito eh. Pag mga weekend, maraming tao dito. Ayan, may park rules pa yan. Ayan, oh, balik na rin natin ang camera. Ayan, naku, against the light. Hindi makita ang rules. O, yung dating pinuntahan ko nakaraan, dito rin ako pupunta. Ayan. Ayan. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa mga nanonood ng vlog ko. Shout out sa inyong lahat. Ayan, may isang naglalakad rin. Sa kabilang yun. Sige na. Tawid na ako. Ako sa kabila. Mukhang may naglilinis eh. Shout out sa inyo. Ayun, anak ko. Sa mga anak ko. Kailan kayo dyan? Diba? Dito ako mag-exercise. Ayan. Ayan ang bahayan na itira namin. Actually, dun lang ako sa bandang yun. Bandang yun. Nakatira. Banda lang doon. Paano ko ba ituturo? Nguso na lang panturo. Ganon. Doon. Ganon ang Pilipino magturo. Binsan. Pag manghawak yung kamay, hindi may turo. Ang pinatuturo, nguso, ganun, doon. Grabe, no? Oh, eto, sarap ko pala basura. Ayan, bottles. Oh, recyclable. Edo to, tae ng aso siguro to. Oh, mga tae ng aso yung kabila. Mm-hmm. Ayan, walang katao-tao sa park. Oh, itong park dito. Ito ang park ng village ng Cedar Glen. Yan ang si Darglen, kahabaan na yan. Yan, hanggang doon. Parang court yan, paikot hanggang doon. Tapos may mga bahayan pa doon sa kabilang yon. Tapos ito ang park nila. Yan. Ito, pag weekend at mga long weekend o kaya mga walang pasok, ang bata, holiday, puno ito. May mga nag-aano dito. Pwede kasi dito mag-barbecue. May barbecuehan dito. Ayun, no? Nakikita nyo, nandun. May barbecuehan. So, may mga table. Pwede ka magpa-reserve ng isang place, pero sasabihin mo sa Homeowners Association. Yan. Yan, oh, may barbecuehan. Ayan, oh. Ayan. Mayroong ihawan dito. Pwede ka mag-marin ng mga ihaw-ihaw. Ilagay mo dyan sa table. Yan kayo, mag-together kayo. Maglagay kayo ng payong. Pero sasabihin mo sa Homeowners Association para i-reserve yung lugar. Kasi ito, public to eh. For public use to eh. Para hindi ka na... Pero ang ganda, di ba? Malinis. Malinis. Kasi bawal tumaay mga aso. Pwede ka mag-walking the dog dito. Pero, hindi mo ipapakalat yung mga tae ng aso mo. Bawal na bawal yung dito. Ayan, may rules oh. May rules. City of Lake Forest. Smoke-free zone. Bawal dito manigarilyo. Pag nandito ka sa park, bawal kang manigarilyo. Ayun, kapitbahay namin naglilinis oh. Kita sa vlog oh. Oh. Ayun, huwag na. Talikod na ako. Baka mamaya makita pa. Kasi binibidyuhan ako ng babaeng yun. Naglilinis lang ako, binibidyuhan ako. O yan. Dito na ako ngayon. Mag-exercise ako dito. Ayan.
para maarawan yung likod ko. Magpapaaraw ako dito. Naku, nakalimutan ko yung tripod. Pisting yawa. Ayan. Nakalimutan ko. Yan lagi nakakalimutan eh. Tripod eh. Dapat dala ko yung tripod. Ito naman kasi si Antonio, hindi sa akin pinaalala. Ah, paano ko bibidyohan sarili ko nito? Paano ko bibidyohan habang nag-e-exercise? Hanap ng place. Oh, walang masasandalan. Paano kaya magandang video? Doon ang camera sa kabila? O dito sa kabila? Baka may pupo pa dito ng aso. O dito na lang. Dito na lang. Tapos uupo ako ng kunti dyan. Sa ano? O yan. Ganyan na lang. Oh, ayan ang aking sapatos na garak. Ayan ang panjaging ko. Oh, Bernali, gusto mo rin ng ganitong sapatos? Boy shoe ito eh, malaki kasi pa ako eh. Parang hindi ako kita. Para against the world. Against the world. You and me. Against the world. Parang madilim. Madilim. Paano? Magpapaaraw ako dito eh. Yan. Sisinbaiting lang. Yung likod ko, papaarawan ko. Ito alin. May doble ako. So yung likod ko, hindi maarawan. Sabi ng doktor, paarawan ko yung likod ko. Ganun. Nakita yung bilbil ko. Wala bang nanonood dyan? Kayo lang nanonood, no? Ganun lang, exercise. Pasensya na, malaking bilbil ni Padet. Bilbil ko ang papakita ko sa inyo. Stretching. Dahil nagkakaroon ako ng bilbil. Bilbil na ako eh. Ayan o. Dati wala akong bilbil. Ngayon marami na akong bilbil. Dahil sa kinakain siguro. Saka dahil sa stress. Bakit man yata ang pek-pek ko nito. Sorry. Side view na lang para hindi pa kata. Nahihiya ako sa mga viewers ko. Three, four.
mga exercise namin nun pag umaga, sabi ni Papa, masculine and cadence commence exercise. May sound ba? May sound? Baka mamaya walang sound.